Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon naman, magluluto ako ng pang-lunch namin, sinigang na salmon. At ito naman, ito, nakapag-prepare na ako ng mga ingredients na gagamitin. Ito. Bawang, sibuyas, kamatis, maglalagay ako ng konting luya, ginger. And also, ito yung pangsigang na sili. Plus, since wala kami ibang gulay na available dito, ang gagamitin ko, makaka-relate dito ang mga nasa Israel. Lettuce na gulay. Ayan. Ito na yung pinakagulay na ilalagay ko sa sinigang. So, usually, ganito talaga ang ginagamit dito pag walang ibang available na gulay. So, sa mga taga-Israel na caregiver dito, makaka-relate kayo. Tapos, salmon na isda. Ito. Ang sarap. Ayun. So, ngayon, gagawin ko na ang pagluto ko ng sinigang, may sarili akong style. Ginigisa ko muna siya para mas masarap. Igigisa ko siya sa konting mantika. Kasi mas malasa ang sinigang. Mas malasa ang sinigang pag ginigisa. Ayan. Ayan. Hindi pa mainit, nilagay ko na. Nagmamadali. Ayan guys. Gigisa ko lang po siya sa konting oil. Ang bawang sa kang sibuyas, tapos ang ginger. Naglalagay ako ng konting ginger sa sinigang para mas malasa. Ayan. Sarap ng ulam namin ngayong lunchtime. Sinigang na salmon. With special vegetable lettuce na pang-salad. Ginagamit sa pag-salad. Okay lang. Lahat ng mga most na caregiver dito sa Israel makaka-relate sa akin. Kasi karamihan dito na Pilipino ginagamit talaga yung lettuce sa mga may sabaw na ulam pag walang ibang available na gulay. Masarap ang sinigang na mayroong konting igigisa mo sa konting oil. Ayan. May konting ginger para mas malasa. Yung iba, ayaw nila may ginger. Pero ako mas gusto ko may ginger para, yun nga, healthy naman kasi ang ginger. Okay lang maglagay. Maya-maya, ilalagay ko tong tomato na ginayad ko na. Tapos, water na mainit-init na ang nilalagay ko para mas mabilis kumulo. Konting brown ng sibuyas para mas masarap. Ito, hindi ko talaga magluto. I love kitchen. Maraming makaka-relate yan. Kasi alam ko, karamihan babae, gusto talaga ang kusina.
Ayan, medyo brown na ng konti yung sibuyas. Sabot lang ng konti. Then, ilalagay ko na yung tomato. Ito lamang ay sa sariling style ko ng paggawa ng siligang. Kasi for me, mas masarap yung ginigisi siya ng konti sa oil. Mas malasa ang siligang at mas masarap. Hayaan ko lang muna ng ganyan. Ito po, ilalagay ko na yung water. Then, papakuluin. Takpan ko lang. Papakuluin. Pag kumulo na, ilalagay ko na rin yung isda. And then, yung gulay. Panghuli po. Saka itong pangsigang na fili. Ito po, kumulo na yung tubig. Ilalagay ko na yung isda. Salmon. Madami-dami. Ilang piraso din ito. Yan. Tapos, tapang ko ulit. Lutuin ko ng mga ilang minutes. Then, ilalagay ko yung gulay later. Another kulo. Pag-boil ko ulit. Para maluto yung isda. Mga ilang minutes waiting lang din. Habang ako nagpapakulo pa nung niluluto kong salmon, sinigang, gagawa naman ako ng smoothies. Melon. Lalagyan ko, ito naka-ready na siya, na-ready ko na siya kanina. Lalagyan ko na lang siya ng konting gatas. Para mas masarap, may gatas. Tapos, konting sugar. Ay, tama na siya. Kasi i-blend ko siya. May kumana. So, ready na. Titikman ko kung ayos na ang lasa. Looks yummy. Sarap. I think konti pa ng hindi na siguro yung sugar para hindi masyadong matamis. Ayan. Eto, luto na ng aking sinigang. Ay, sinigang. Ayan, sarap. Excited na kumain yung mga meron. Excited na kumain yung kasama ko dito. Mga meron. Alam lang, eh, nakaupo. Hindi marang tumulong sa paggagaya. Now, let's eat! Sarap na magkain. Yogurt.
Ah, kasi mali naman yung nilagay mong pang ano, sango. Ano ka dapat? Gatas na daw sabi. Gatas? Kasi nilagay ko strawberry masarap. Yung yogurt talaga. Yung si strawberry, na, pag ganun lang, yung gagayatin mo, tapos yung buong strawberry. Yung parang, tapos nalagay mo na asubat, parang i-ano mo yung paggawa ng cake, yung pag ganun. Ano ba tawag mo? Yung egg beater. Oo, pag ganun yung gagamitin mo yung Nestle cream. Oo. Tapos ibabaw mo lang yun sa ano, sa strawberry na hiniwa-hiwa mo. Tapos yun, lalagyan mo yun ng sugar. Pag binati mo ng ano, ng egg beater. Ganun yun. Pero pag mga ganitong smoothies na ganito, dapat gatas. Para mas masarap. That's it. Tia Bon. Thank you, Lord. Tama na ba tingin ako? Hindi ka magkakalan. Kakalan. Kala ko diet lang. Ay, huwag magustuhan niyo yung isa ko. Nilagyan ko siya ng salt and ginger. Sarap. Para mas healthy, diba? Ang matandala yung lasa. Correct. Sarap ng sinigang na salmon. Napaso din kanina. Ano ba itong temptation mga ka? Malinis. Nagmamadali. Dandandi ka pa naman ang uuwi. Malinis. Hindi ko alam. Ito na, inasuksina. Yung dinayin natin yung kahapon, hindi naman nagamit. Ang tuwa. Dandandi lang. Hindi ka pa naman naalis, mamaya. Hindi, ang sarap kasi. Yun na lang. Kaya po niya kakalabas para kang ano, sabik na sabik makakakain ng pagkain natin, ano? Problem kasi, mga friendship, trabaho niya, religious. So, hindi ka basta-basta makakaluto ng gusto mong pagkain, lalo Pinoy food. Kasi gusto nila po, sure, pag hindi nila kalala, ayun nila. Parang masasarap ang pagkain sa bahay. Parang nakain ako lalo sa restaurant. Kasi lagi nang ano sila magbubukas ng recipe yung siyang luluto. Matanda, lalaw. Mas malinis ba yung magluto ka siya? Matanda babae. Yung ingat sa sabon pa ng sabon. Ang galing na, hindi ka nagluluto. No? Kita na. Ayaw mo. Kahit nga magbukas ng gasol. Kasi ano? Kahit yung aking pagkain. Pero pag hindi, pag ikaw kakain, okay lang. Oo, kahit pagkain ka, ayaw na magandang babae. Pero yung lalaki, payag ang magbukas. Ang gagawin ko naman? Eh, ma! Ma! Open the pipe! Utusan ko. Ano naman sa trabaho ko? Ano? Okay lang na pagkain ko. Pero minsan nga, yung iba hindi po kaya. Pagkain nila, tawagin ko din sila para minsan yung kaya. Pero sabi lagi na maganda. Pwede mo yung, ano,
Kasi luto na yan. Pwede ka na magbukas. Kung hindi ka pwede magbukas ng apoy, yung hindi pa luto. Pero pag iinitin, pwede na. Mm-hmm. Yun ang sabi sa kanya, maraming lalaki. Ganda ikan, no? Kaya pagkakatapos, kung magsabi sa lalaki na buksan ng apoy, mag-aaway yung dalawa. Alam kong gano'n na mag-aaway. Pinag-aaway ko minsan. Ako'y nagpuparaot sa kanya ng dalawa. Bawi-bawi lang. Kaati nila, no? Yung iba nga sa totoo lang, nagbabayad pa sila pag sabat ng pag-on lang ng ilaw. Mag-on and off lang. Lalo si Jerusalem, may kaibigan ako na ganun. Pupunta siya, tatawagin siya, babayaran siya at sandaan. Pag hindi man sila nagbayad, eh naman kasi kapit-bahay. Pag hindi sila nagbayad, bibigyan ko na something. Sobrang masasalamat nila naman pa ganun. Pumunta ako doon kay kapatid niya. Nakutusan din ako ng kapit-bahay. Gracias.
Thank you so much for watching. Please don't forget to like my video, comment down below, and please subscribe to my channel. Thank you very much, guys. Bye.